Positive Day Jelievers, this is Dr. Gigi D. Sunga from Mike and Jane's Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Jelievers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat na magustong magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang. And if you need a speaker for a seminar, this is my number, 0939-525-4311. Or sa aking FB page, Dr. Gigi D. Sunga. Alright, so, how to be you po, Doc? Ayan, marami nagtatanong sa atin, Doc, how to be you po? And may mga nagtatanong pala sa atin, Doc, paano ba nagawa ang lahat ng yan? Masyado mabilis ang iyong pagbabago sa buhay. Maraming beses na itong natanong sa atin at maraming beses ko na rin siyang sinagot. Pero ngayon, sasagutin natin in one sentence. In one sentence na meron siyang 10 minutes. Okay. So, ano ba talaga yung naging sikreto ni Doc? Bakit nabago bigla ang finances natin? We earned yung target nating figure. Nakuha natin siya. Ng, sabi ko kasi, I want to have a six-figure income. With my status, I'm single, I'm a doctor. So, kailangan six-figure income natin. So, nangyari naman siya in the few months nang tinarget ko siya. And how do I have my passive income, semi-passive income, small businesses, and high income skills na kinombine, na-combine siya eh. Alam niyo ako mismo, na-amaze talaga. Kaya, you know, everyday, pag nag-walking ako morning, evening, alam niyo kung anong ginagawa ko lang pag nag-walking sa umaga at gabi eh. Sinasabi ko lang lagi kay Lord, Lord, thank you very much. Salamat. Salamat sa buhay na binigay mo sa akin ngayon. And kahapon, prayer meeting namin sa Orani. So, I attended the prayer meeting. Ako nagte-testimony kasi sabi ko, Lord, thank you for this life that you have given to me. Okay, so, pero ano ba talaga yung naging sikreto niyan? Aside from the gising na maaga, hard work, and lahat ng mga sacrifices ni Doc, ano ba talaga? It only boils down to one thing. One thing, one statement lang. So, sa lahat na magustong mabago ang buhay nyo, lahat ng gustong matransition ang inyong buhay, and because of that, meron tayong first Let's Go Masterclass, March 21, tuloy tayo, with only 5 or 4 slots available na lang tayo. 1-5 lang po yan, may lunch ng kasama, and may selfie na kay Doc G. How to transition your life from ordinary to extraordinary. Okay? So, yan. See you po sa Robinson's Pampanga. Pwede pa kayo mag-register. Okay? Alright, so ano ba talaga yung ginawa ni Doc para mabago ang buhay natin? Ang pagbabago, 360 degrees kasi, big turnaround. Like ngayon, it's Thursday, so I supposed to be reporting sa work, sa school, pero nag-resign tayo. So, ngayon, meron na tayong time. Hawak na natin time natin. Saan natin gusto magpunta? After this, pupunta ako ng sasama kila Sir Greg Lamandes, sa wife niya po, sa anak niya. So, doon ako lagi. Nagre-research ako and nagko-coffee. Coffee tayo. Wala yung mga bantay natin. Wala yung nurse. May cook tayo, may coffee. Wala yung assistant ko. So, kaya natin gawin lahat ng gusto natin. Walang bantay. Okay, number one, this is my secret. Since for 3 years and up to now, I'm just doing what is necessary. Kung ano lang ang kailangan, kung ano ang tama, yun ang ginagawa. I'm just doing, I did for 3 years, I did what is necessary, and now I'm doing what is necessary, and in the future, I will just be doing what is necessary. So sa buhay mo, you just do what is necessary. Number one, sa yung time, what is necessary to your time? Ano ba yung dapat mong ginagawa sa time mo? Ano ang tama? Ano ang dapat? For example, morning, gigising ka ng 6 to 7, before going to work, before going to your business, did you do the necessary? Ginawa mo ba kung anong dapat? What is necessary in the morning? What is necessary in the morning? You say, thank you, Lord. You motivate yourself, inspire yourself. You do your project. You have to do something. Sa morning pa lang pag-gising mo. Huwag na agad ma-paralyze ang morning mo. Paano ba napaparalyze ang morning natin? We go, dami na natin ang ginagawa, nagagalit agad tayo. Yung pang galit sa umaga, you ask yourself, is it necessary? Tama ba na magalit ka agad early in the morning? Is it necessary? Or yung dapat mong gawin, you pray, you meditate, you say, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga ginawa mo sa buhay ko. Thank you, Lord, you extended my life. And that is necessary. Are you doing that? Okay?
yung hapon pag-uwi natin, kasi yung 8 to 5, expected na yan. You do the necessary. You do the right thing sa work. You do the right thing in your business. Yung hapon na crucial, yung time mo, pag-uwi mo sa bahay. Let's say, 7 to 9. Are you doing the necessary things? Are you doing what can help you and your family and your business and your career? Or you're doing other things that is just consuming your time, that is just just wasting your time. Sometimes you are wasting our time to the people that don't matter in our life, to the things that are not really necessary. Too much into showbiz, too much into teleserye, too much into gossip, too much into many things na unnecessary. Yan, dyan nakukonsume ang ating time. You avoid that. You just do what is necessary. And for 3 years, I just did what is necessary sa time ko. Ang dami ko ng testimony about that. And I'm sure, napanood nyo na lahat ng videos ko. How did I sacrifice? How did I spend my time morning and in the afternoon? Okay? So you do what is necessary sa time. Second, sa money. Did you do what is necessary sa pera mo? That's the question that you have to ask. Meron ka, nagka-bonus ka, nagka-sweldo ka ngayon, magsusweldo ata tayo. Kasama ka, Doc. So, Friday, bukas magsusweldo. Anong time ba ngayon? Bukas, magsusweldo kayo. So, are you going to do what is necessary to your money? Kukuha ka na ba ng pang-invest dyan? Kukuha na pang-business? Sometimes, we are spending our money sa unnecessary things. Ang dami nating in-order online, ang dami nating binibili sa mga kasamahan natin sa paligid, ang dami nating sinashop, ang dami nating inuhulugan, ang dami nating binabayaran. Are these things necessary? Did you ask yourself bago mo bilhin yan, orderin sa online, necessary ba to? So pagdating sa'yo ng mga bagay na binili mo, are these necessary? Alam nyo nung nagkaroon ng baha-baha dito sa lugar namin. Binabaha kasi kami. So, ang dami namin binubuhat-buha. So, I just realized, ang dami pala unnecessary things na nabibili ko din. For the past few years, namili pa ako ng upuan na, anong tawag dito, yung kulay orange, na ano, pa buhat-buhat sa mga pamangayaw. Sabi ko, sige, tapon na yan. That is unnecessary. We are buying things unnecessary. Diba? So, saan mo dinadala yung pera mo? And that's actually one of my secrets. Pag may pera ako, tinitingnan ko, saan ka dapat mapunta? That's my question. Pag may pera dumating sa akin, saan ka dapat napupunta? Do hindi ko naman po tinitipid sarili ko. Sabi ko nga sa inyo, I'm getting 20%. May puno, pasensya na. I'm just getting 20%. That's my allowance for everything. Lahat na po yun. Pero malaki naman kasi 20% na yun. Pero sinasabi ko, I'm just doing that after investing, after spending for my family, spending for the right things. Kaya nga si Kier, galing siya ngayon si Kier, sabi niya, Doc, ito, nakapag-withdraw ko sa investment natin dadalhin. I circulate my money because that's necessary for your money. Ang pera, hindi siya iniipon. Kaya nga, I don't like ipon challenge. Nuulit-ulit ko yan. So, sa lahat ng mga nagagalit sa atin na ipon challenge, hindi yan ang necessary sa pera mo. Ang necessary sa pera mo, multiply your money. Why keep on saving money? It will not, it will not help you. Nandun lang siya. Anong gagawin ng pera? Nandun siya. What will you do to that money? Doc, magagalit ka. Yeah. Kasi sayang ang pagtuturo natin sa tao eh. Sayang yung opportunity na nakakapagturo tayo sa tao that you need to multiply your money. Kailan pa tayo magigising doon sa katotohanan na ang pera dapat minumultiply, hindi itinatago? Okay? Gagalit si Doc. Sa lahat ng mga nagtuturo o kung meron ka mang pera ngayon. Kasi alam niyo po, ilang beses ako nag-save, wala namang nangyari sa savings ko eh. But when I started looking for avenue, looking for means to multiply, where I can multiply my money, dun mas dumaming pera ni Doc. So nag-invest ako, meron akong nakuha share, check in na sa akin na monthly na i-encash ko na lang check kasi inisiwan ako ng post-dated check. Then, IMG sa Kaiser, may investment tayo na alam ko nag-grow money ko. Then, I have also health insurance. Then, meron din tayo sa ibang insurance company. Meron tayo Sun Life, meron tayo Manulife. So, yun yung mga investment natin. Meron tayong real estate.
meron tayong co-op. So, nandiyan, nakakalat ang pera ko. Pag tinita mo yung loose money ko, wala. Yung stay dyan, nasa bangko ko, ibabangko ko yung 200,000, 300,000, I will not do that. I won't do that to my money. I'm doing what is necessary to my money. Okay? So, you do what is necessary to your money. Dalhin mo kung saan siya nararapat. Okay? Next, relationship. Okay? You do what is necessary to the relationship to your family. As much as possible, avoid conflict. Because conflict, away, these are not necessary to your relationship to your family. Sabi ko sa pamilya ko, alam niyo ako, di niyo ako makaaway kahit anong gawin niyo. Sa lahat ng mga gustong maaway sa akin, di niyo po ako makaaway, I'm telling you. Kasi sasabihin ko lang sa iyo, okay, if I made mistake, I'm sorry. Tapos susuyuin pa kita. Diba? Dadalan pa kitang cake. Diba? Itetext pa kita lagi. Hindi mo ako makakaaway. Sa dami ng mga nagagal sa atin, may mga nagagal pa rin kayo, Doc, but hindi po ako mapatos sa ganun. Because these are not necessary. What will, why will I do that? Ba't naman kita papatulan? Ba't naman kita awayin? Eh, it's not necessary. I don't need that. Okay? So, relationship sa family, happiness lang yan. Ayun lang kailangan eh. Be happy, mag-coffee, magkwentuhan. That's happiness and that's necessary. Para yung family mo, na-inspire sa bahay pa lang. Paglabas niya, masaya siya. Paglabas niya sa business, sa work, sa pag-aaral, sa school, masaya siya. Diba? Kasi nanggaling siya sa masayang pamilya. Why have conflict inside the family? Why nurture that? It's not necessary. In your relationship, in my relationship with my business partner, I value relationship more than profit. That's my secret. Marami akong naka-business partner. They know that. Pag alam kong, oops, sumusobra na kayo, o hindi na siya dapat, hindi na siya fair, I cut. Kaya marami tayong mga partner, long time ago pa. 3 years nag-start. Ngayon, nawawala na sila eh. Kasi, I can't see fairness. I can't see na they are serving people. Pag nakita ko na ganun, cut na yan. Kasi gusto ko relationship. Kaya few people na lang nag-stay sa akin eh. Kasi I value this partnership. I value friendship. Mas gusto ko yung natira yung relationship natin na maayos. Kasi doon sa kinita, na konti lang yan. Ano yung pera, di ba? Sa dulo naman, di naman makailangan pera. Ngayon ba? Asa yung pera natin ngayon sa crisis? Diba? Wala naman. Di mo naman magagamit yan. Okay? Pero yung relationship that will kukumustahin ka or you do, it matters to me. So you do what is necessary. Do you do what is necessary to strengthen relationship to the people that you love, to the people na nagmamalasakit sa'yo. And that's my secret. Okay? Next, knowledge. Do what is necessary to your knowledge. Minsan, ang dami nating alam. Pag naipag-usap ko sa tao, remember, meron akong narinig sa isang seminar, dahil niyang alam eh. Dahil niyang alam. Pati bilang ata ng stars. Eh, rabilay na stars. Kapon, topic namin sa astronomy yan eh. CC16. I'm teaching po sa Asia Pacific College of Advanced Studies. Sabi ko sa mga estudyante ko, mag-ano nga po tayo, mag-electric pa. Kasi pumikayin nga siya ng konti. So, this is my room. So, hindi pa nakakita ng room ko. Yan po siya. Medyo makalat lang, no? Po. Kasi, I do what is necessary. Hindi. Necessary na maglinis. Pero, inuuna ko lang po ito. Mamaya maglilinis na tayo. Okay? So, you do what is necessary sa relationship. So, nga po, nagturo ako sa... Ang tawag dito, CC12, CC16, astronomy. Sa mga BEd na eduk, hello, masaya. Ay, kahapon ba yun? Nung isang araw, eh, kahapon naman, curriculum development. Sa BEd, BSed, second year, College of Education, how are you? Salamat sa asaya namin kahapon sa topic namin, okay? So, what are you going to do to your knowledge? Anong kailangan mong gawin sa knowledge? Dahil mo alam, numbers of stars, distance from the earth, yun yung mga topic namin eh. But, na-monetize mo ba? You monetize your knowledge. You use your knowledge para matulungan mo yung tao, para ma-improve ang plan mo sa buhay, ma-improve ang business mo. Marami kasi tayo, knowledge, yan, pagsamayin na natin, knowledge and skills. Ang dami natin skills pero hindi natin na mo-monetize eh. Diba? Nakatago lang. And worse, hindi nga natin alam, may skill ka palagi ganyan, diba? Ang dami nating alam pero it doesn't change our behavior. Sabi mga kapon sa klase ko, one of the very good definitions of learning is when you change your behavior. Sabi ko sa kanila, kung hindi nagbagong behavior nyo, there's no learning. It's a big no-nonsense thing. Kung hanggang ngayon sumasagot pa rin kayo sa parent nyo, kung ngayon tanghali ka pa rin nagigising, matamad ka pa rin, kung hanggang ngayon wala ka pa rin study habits,
ano nangyari sa natutunan mo? So you use your knowledge to improve your life, to improve your relationship, and to improve your finances. If you have knowledge plus skill, you monetize that. Walang masama. Walang masama magkubayad ka sa skill sa kaya mong gawin. Okay? So, alright. So, madami pang iba na you just try to do what is necessary. For example, yung mga resources na meron kayo. For example, meron akong dalawang sasakyan eh. Wego and Citera. So, bali tatlo po kasi yan yung sa second hand na dinispose na natin. I just did what is necessary kasi sobrang dami. Ano yung tatlo sasakyan, di ba? Isa nga lang eh. Nahirapan na nga ako. Nakakandapilay nga po ako eh. So, yung isa, nakiati ko na. Yung isa, binenta na natin yung second hand natin. So, isa ginagamit natin ngayon for my business, for my family, sa church, sa mission. So, yung ginagamit natin. Pagpunta ako ng church, yan. So, ang sarap nga pagka nagpunta sa church, Bible study, yung pangarap ko nung araw pa na nakasasakyan ako. It's happening right now. Right? So, yun, ilan lang sa mga dapat natin gawin in some areas of our life that we need to do what is necessary. Okay? Do what is necessary. For how many years yan ang ginawa ko? Yung mga bagay na alam mo hindi makakatulong sa buhay mo, sa ibang tao, masasaktan ka lang, masasaktan lang sila, mandadaya ka, mangi-scam ka, don't do that anymore. These are not necessary. And they can't do any good thing sa'yo, kapatid. Okay? Kahit mga pinapanood natin sa YouTube, sa video na unnecessary, yung mga comments natin na unnecessary, yung mga away na unnecessary, ang daming conflicts. Nasa crisis na yung, hindi naman crisis, nasa problema yung buong mundo ngayon. Huwag na natin dagdagan. Just pray, just be good to other people. These are necessary. Anyway, pag naging good ka naman, hinahanap ka ng tao eh. Hinahanap ka ng tao. Alam nyo, may mga kliyente ako, yung mga may mga deliverers ako, mula nung nagsimula ako, hanggang ngayon, nandito sila. Engineer Jestriel. Yan, isa lang yan eh. Isa na nakipag-bit sa akin na mula nung una, na ano talaga siya eh, fan na natin eh. At ang dami, Doc Chona sa US, ang dami, di ko po kayo maisa-isa, pero lahat ng yan, kung paano ako nagsimula nung araw, nasa sari-sari store lang tayo, bigasan, nagtitinda ng balot, so, thank you very much. And that's relationship. I value that. That's why I'm just doing what is necessary. Kung hindi yan unnecessary yan, maasira sa image ni Doc G, masasaktan natin yung mga G-Libers, I will not do that. Okay? So, sa buhay mo ngayon, are you doing what is necessary? Are you doing what's necessary sa time mo? Yung pera mo? Relationship? Lalo sa relationship, are you doing what is necessary to your family? To your friends? Do what is just right. Okay? Knowledge and skills. Are you doing what is necessary? Alright? Doc, please help me. I want to do what is necessary sa buhay ko. I can help you. I can be your coach. I can be your mentor. And I can be your business coach if you have business. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng makibigay natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at tumulad ating buhay. Thank you very much, G-Libers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go!